Ipapasalamat sa inyo. Binigyan niyo kami ng oras na masaksihan ang aming maliit na yaalis sa inyong lahat tungkol sa buhay ni Santa Eufrasia. Sana po sa aming kakayahan ng aming mga bata na tulong paaral ay makilala pa po natin lalo ang aming tagapagtatag ng aming kongregasyon na si Santa Maria Eufrasia. At sa ganon, siya po ay ating matularan at mamahal. Ngayon po ay sana magustuhan niyo po ang aming nakayang sa dula na buhay ni Santa Eufrasia. Nandito na po sila, handa-handa na po. Okay. Maraming salamat, sister, sa welcome remarks. At tinatawagan din po namin si Sister Lulu para sa rational introduction kung bakit po meron tayo ganito. Magandang umaga po sa akin. Magkukonfess ako, hindi naman ako talaga nila isinali sa kanilang program. Pero kung yun yung umaga, na-inspire ako sa ginagawa nila, sabi ko, pwede ba, ay nagulong tayo ako, pakialam. Pwede ba magpili ako ng konting introduction bakit natin ginagawa ito? So syempre, kasi mapapalit sila, sabi nila, o sige, kaya, ay sila, ito na rin pili kasama sa program nila. Kaya pilit lang ako. Ngayong taon, 2018, ang buong kongregasyon ng Good Shepherd ay nagbiliwang ng ka-150th death anniversary ni Santa Maria Eufrasia. Siya ay namatay ng July 31, 1868, doon sa Mother House sa France. Pagkatapos na magtatag siya sa buong mundo ng 110 na mga kumbento, mga houses. At sa Santa Maria Eufrasia, ang foundress ng tatag ng kongregasyon ng Sisters of the Good Shepherd. Kaya yung ginagawa natin, kasi ngayon Advent, ang focus ng ating preparation ay yung pagdating ni Trinity natin, pagdating ni Jesus. Si Santa Maria Eufrasia ay nabuhay ng kanyang focus din ng buhay niya at misyon ay si Jesus na mabuting pastor. Kaya tamang-tama po yung ginagawa natin ngayon na yung paghahanda natin sa panahon ng pagdating ngayon ay kasama sa palaging diwa ni Santa Maria Eufrasia. Sabi nga nila, ang buhay ko ay para sa kapurihan ng Diyos at sa kapakanan ng kapwa. Sapagkat ang isang tao ay higit na mahalaga kaysa buong mundo. Kaya ang kongregasyon ay gustong sariwain namin ang buhay at misyon ng Santa Maria Eufrasia. So matagal itong binanaw kasi nagtalo sa provincialate, nagtalo sa ibang mga lugar. Ano kaya natin? At saka ibang bansa. Anong gagawin natin pagbulita sa 150th year of death? Natatanda ko si Sister Carm pa noon. Sabi niya kaya Sister Carmela, kaya mo yan, kaya mo yan. Sa parish pa, sa Sariaya, Bukit, Burito. So, sa tiyaga. Kaya ako na-inspire kasi alam mo ito ay kuha ng tiyaga, pagpupunyari at pagtutulungan ng ating mga kasama dito ng production managers. At hindi lang sa Mary Reads, tuloy po kayo welcome sa Bukit, sa 13 ay magkakasama tayo rin. At alam po, masaya-masaya Santa Maria Eufrasia sa aming pagkikipon. Lalo na sa pagganap ng kanyang mga minamahal na kabataan. Kasi sabi pa rin Santa Maria Eufrasia sa mga madre, pangalagaan ninyo ang mga kabataan niyan. Make them happy, very happy. Pasayahin ninyo sila, maligayahin ninyo sila. At makikita natin ang production na ito ay isang paraan ng pagpapahalaga at pagpapaligaya sa mga kabataan ngayon at sa kanilang mga
nag-assist at tumulong at nag-inspire kay Sister Carmela na mag-produce nito. Yun lang po ang introduction ko. Ganito. Okay, so tayo po mag-uumpisa na. Okay na ba mga bata? Okay. Ang mga bisita, mga nanay, at ang mga sisters, eto na po. Isa sa mga larawan ng mga itinanghal na santa at santo sa St. Peter's Basilica sa Roma ay kay Santa Maria Euphrasia. Ito ay dinasmasan noong Oktubre taong 1942. Inukit ito mula sa tipak ng marmol ng Carrara, may taas ng 18 talampakan at bigat na 23 tonelada. Sino kaya ang santang ito? Dito po sa Talaytay, marami tayong nakikita at mga nakikilala mga madre. May mga friends, sisters, Dominican sisters, Carmelite sisters, at iba pa. At ngayon, andito tayo sa kumbento ng mga Good Shepherd Sisters na hindi lang malapit nakilala, kundi nagsisilbing mga guro, lola, at pangalawang mga nanay natin. O, di ba? Hindi yan alam ng mga iba. Bakit? Kapag tinanong ko sila, ang sagot ay, yung gumagawa ng pinakamasarap na ubi jam? Tama. Pero, sa kabila ng masarap nilang ubi jam, ang mga madre ito ay tinuruan din maging group mothers, teachers, social workers, principals, psychologists, at higit sa lahat, maging nanay. Sa pamamagitan ng malikhaing pagtatanghal ng mga bata na tinutulungan ng mga madre nito, ilalahad nila sa ating lahat ang kwento ng santang ito at kung ano-ano ang kaugnayan ng mga Good Shepherd Sisters sa kanya. Ang mga awit, sayaw, at mga musikang ginamit rito ay naglalaman ng mga mensahe, damdamin at salaysay ng mga tauhan na bumubuo ng kwento. Tunghayan po natin ang pagtatanghal na ito na may temang Tara, sama-sama, makichika sa buhay ni Santa Maria Euphrasia. Isa sa mga sentro ng revolusyon sa Pransya ay ang bayan ng Sorbonne. Ang revolusyon na ito ay nagdulot ng kahirapan, pangamba, at takot sa bawat mamamayan ng kapira dito. Bawat araw na lumilipas ay kumukundo ito ng pag-uusig. Ang pinakamasaklap ay ang pagsunog at hindi paggalang sa mga simbahan. Ang mga pari ay sinasaktan at pinapatay. Thank you.
Dahil sa pagtulong ng kanyang mga magulang sa mga nangangailangan,
Nalaman niya na ang bawat tao ay mahalaga at sila'y kanyang mga kapatid. Masayahin siya at bibo. Kaya naman ang kanyang kamusmusan ay ginugol sa pagitan ng kagubatan at ng karagatan. Dito, nasaksihan ang kanyang katapangan.
nagkulang sa isa sa kanila upang sabihin sa kanya na, Rose Virginie, ikaw ay maaaring maging santa o diablo. Ang sagot niya, hindi. Ako ay magiging madre. Pagsisikapan kong labanan at iwasto ang ugali ko. Ngunit, ako ay magiging isang madre. Subalit, nakatagpo
ito ng isang kaibigan na nakakaunawa sa kanya sa katauhan ng kanyang muro na si Binibining Paulino niya. Nag-aral ng mabuti si Rose Regine. Aktibo siyang nakilahok sa mga gawain paaralan. Nahasa ang kaalaman at malapit ng magkalumpay sa 3 taong pagsusunog ng ilay. Nang may masamang balitang dumating. And all those things I didn't say, I need to pause.
Miracles na ang gusali na yon ay kumpento ng mga madre na itinatag ni San Juan Yunes. Ang pakay ay upang sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga madre ay mabigyan ng tuluyan ang mga babaeng biktima ng prostitusyon. Magkalapit ang paaralan ni Rose at ang kumpentong ito. Kung may malaking pista, ang mga bata may mabuting ugali ay binibigyan ng pagkakataon na makabisita sa kumpento. Naranasan ni Rose ang mga gawain ng mga madre sa pagtulong sa mga kababaihan at nagustuhan nito. Isang hapon, tumakas si Rose kasama ang kanyang kaibigang guro upang kausapin ang superiora. At sa kanyang pagbabalik sa paaralan, naghihintay si Madam Chevrolet. Ito ay galit na galit dahil sa ginawa niya. Binigyan lang siya ng tinapay at tubig sa nahapunan bilang parusa. Follow him wherever he may go.
Pumasok na siya at nagsimula sa kanyang paghahanda bilang hanay. Ang pangalang ibinigay sa kanya ay Sister Mary of St. Euphrasia. Pinagbuti niyang pag-aaral sa novitiate. Sumunod sa pagbubuhog sa kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at ng mga isinulat ni San Juan Yunes. Pagkatapos ng paghahanda at pagbubuhog, handang-handa na si Sister Euphrasia upang Maharaho ng biyaya at para.
Noong taong 1825, sa gulang na 29, siya ay inihada ng superiora ng Tours. Ayon sa itutuloy ng samahan, siya ay napakabata pa, ngunit dahil sa kanyang sigasig at angking talino sa pamamahala, hinirang pa rin siyang karapat-dapat na superiora. Bawat kumbento noon ay may kanya-kanyang pamamalakad. Meron din silang mababatang inaalagaan na may nais na mag-alay ng sarili bilang madre. May buhay panalangin at pagsisisi. Isa sa mga unang ginawa ni Sister Eucrasia ay itatag ang samahan ng mga mongha. Ang kanilang habito ay gagaya ng sa Carmelites. Ang kanilang patron ay sina Santa Maria Magdalena at Santa Teresa ng Avila. Matapos ang 4 na taon sa Tours, siya ay nakatanggap ng paanyaya mula sa obispo ng Anya na magtatag ng isang kumbento dito. Hindi siya pinabayaan ng Diyos na mag-isa dahil nakilala niya sina Count de Nobel at Countess Don Denier. Sila ang laging nagbibigay ng tulong pinansyal para sa patuloy na paglago ng misyon.
Mountain Green at Father's Nanin. Sila ang nagbigay ng tulong pinansyal para sa patuloy na paglago ng misyon. Sila ay walang sawa at buong pusong tutulungan si Sister EUPHRASIA upang makabit ang kanyang pangalan. Ang pagsisimula ay mahirap. Subalit, ito ay nalagpasan niya. Minsan, wala silang anis hating o wala silang tinapay. Kaya nasabi ni Sister EUPHRASIA, ang gawa ng Panginoon ay laging may kasamang krus. Thank you.
Kaya kahit anong sularinig at hiram na makakaharap, ay dahil niya itong nalalampasan. Nagsimulang lumabo ang misyon. Dumami ang nais magmadre at may mga bagong kumpento pa na inilayo. Nagkaroon ng ideya si Sister Eucrasia na magkaroon ng general room. Isang superiora general, isang novitiate at isang bahay para sa general room. Kaya nga lang, hindi maunawaan ng karamihan ang kanyang pangalan. Isang araw, habang nagdarasal, naramdaman niya ang gulong ng Espiritu Santo na sumulat sa Roma upang ipahayag ang kanyang plano at hingiin ang tulong ni Cardinal Odescace na pahintulutan siya upang magkaisa ang lahat ng mga kumpento at mas maging epektibo ang misyon. Nagulat sa balita si Sister Eucrasia at ang mga kamadrihan. Ito ay dahil sa wakas, kahit maraming tumalitsa sa kanyang mungkahin, nilagdaan ni Papa Gregory XVI ang dekreto na nagtatatag ng generally noong Enero 16,885. Binasa ni Vicar General ng Diocese ang dekreto ng pagtatatag ng kongregasyon ng mabuting pasto. Belgium, Germany, at England.
Priora General. May 500 na silang mga madre, 130 nobisyada at 1,800 na pinag-aaral. Nakapagpatayo rin sila ng 26 na kumbento sa NJ France. Muli siyang inimbitahan sa bansa ng Amerika. Ngunit, hindi rin ito naging madali. Dahil maraming tumutulig sa balin sa kanyang kasigasigan. Sa kabila nun, ay naliwala siya na ang pag-ibig ng mabuting pastol para sa nangangailangan ay hindi rin tumigil sa kanya. Kaya sinabi niya, ang isang tao ay mahalaga kaysa sa buong mundo. Siya ay patuloy na nangarap at ito ay mataitim niyang pinagdarasal na sana ay matang. Dumami ang tahanan at ito ay patuloy na lumuhod. Thank you.
natin ang misyon ay umabot na rin sa pag-aalaga ng mga binanggo. Umabot na rin sila sa India, Austria at Cairo. Noong taong 1895, nakagawa ang kongregasyon ng 54 na kumbento sa labas ng Pransya. Naglakbay sila Mother Euphrasia sa dagat at nakapagpagawa ulit sa Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay at Brazil. Habang umuusad ang panahon, si Mother Euphrasia ay nakakaramdam na ng paghihina dala ng katandaan. Ngunit patuloy ang pag-alaga at pagsubaybay niya sa kanyang mga anak, lalo na sa mga pamamahala, sa mga kumbento, at sa mga bagong ipapagawang proyekto. Lumala ang kondisyon ni Mother Euphrasia. Ang dating mabilis at masigasig na halaw ay naging mahina at mabagal. Ang dating matigas at masayahing mukha ay naging kulumot at mapanglaw. Gayunpaman, nananatiling malinaw, malalim at matalim pa rin ang isip. Ang mga superiora na galing sa iba't ibang banig ay nagsibating. At sila ay isa-isang namaalam sa kanilang pinakamamahal na ina. Tinawag niya ang lahat ng mga superiora sa kanyang silid. At siya'y nagpaalam. Paalam, mga anak. Paalam, mahal kong kongregasyon. Kayo, iaalay ko na sa mahal natin. At ang tagapagtatag ng kongregasyon ng mabuting pastol na si Mother Euphrasia ay namahinga din. 14 na kumbento ang naitatag niya sa bansang Amerika at 110 ang naipatayo sa buong mundo. Nalugod sa kanya ang mabuting pastol, kaya naman noong 2 Mayo, 1940, kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ay idineklara ang kanyang pagiging santa. Kaya, ang tawag natin sa kanya ngayon ay Santa Maria Euphrasia. Thank you.
kasigan ni Mother Euphrasia na ilapit at dalhin ang mga nawawalang tupa sa ating mabuting pastol ay nagpapatuloy pa rin hanggang huli. Makikita po natin dito na hindi lang po sa Europa, sa Amerika, ang pinuntahan ni Santa Maria Euphrasia. Nakarating na rin po siya sa kontinente ng Asia. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, kaya nandito rin po tayo ngayon. Dito po makikita natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, nandoon ang mga Good Shepherd Sisters. Sa NCR, meron po tayo sa Quezon City, Paco, San Andres, Bukit. Ito po yung mga centers. Euphrasia Crisis Center, Center for Overseas Workers Club sa Quezon City, Heart of Mary Villa, Quezon City, Ruhama Center for Women, Quezon City, Welcome House, Paco, Manila, Tahanan, San Andres, Bukit, sa Tahanan, Manila, Head Start Learning Center, Daycare po ito, sa Bagong Silang, Quezon City. Meron din po tayo sa Batangas, Baguio, Tagaytay, General Trias, Buhi, Naga, Legazpi, sa Luzon. Bukid Kabataan, Hablon Dawani, Integrated Services to Women and Girls in Crisis, Good Shepherd Home Legazpi Incorporated, Legazpi City, at meron din po tayo sa Cebu, Banawa Hills, Cebu City, Liloan, Naray. Maria Trust Training Center, Cebu, St. Mary of Asia Training Center, Naray, Cebu, Good Shepherd Welcome House, Cebu City, Balay sa Maayong Magbalantay, Liloan, Cebu, Shepherd's Heart, Cebu City. Sa Mindanao naman, Pagadian, Iligan, Cagayan de Oro, Kalilid, Davao. Meron po tayong Good Shepherd Drop-In Center sa Cagayan de Oro City, Good Shepherd Crisis Center, Cagayan de Oro, Balay, Paglaong sa Maayong Magbalantay, Pagadian City, Center for Overseas Workers, Davao, at doon din po tayo. At yan po ang kasigasigan ni Santa Maria Euphrasia na umabot dito sa Pilipinas. At dahil ang isang tao ay mahalaga kaysa sa buong mundo, ito po ang handog ng mga bata ng Meritage Tulong Paaral sa inyo.